Hello mga tropa, kumusta na kayo? Salamat sa panood ng bago natin. So, mga tropa, ituturo ko sa inyo ngayon ay paano kayo magko-compare ng Excel file at hahanapin nyo yung mga difference nung dalawang data na yun mga tropa na dapat magkatulad lang sila. Okay, baka kasi may mali kang na-encode o may mali kang na-copy mga tropa. Kung paano mo yun gagawin, panoorin mo to para malaman mo. So intro na tayo, talo na tayo agad sa tutorial natin. So mga tropa, apat na way yung ituturo ko sa inyo kung paano nyo mahahanap yung mga difference and paano nyo mako-compare yung dalawang Excel file. So yung unang way is gamit kayo ng count if function. Ito yung isang file. Then nasa kabilang sheet yung isang file. So ngayon, dahil kung makita nyo dyan, pareho lang siya. Pareho lang nito. So para makita mo side by side, ang unang mong gagawin is punta kay view. Yan, kay view, then new window. So, lalabas yan mga tropa. Then, punta uli kayo kay view, arrange all, nalalabas to, i-vertical nyo mga tropa para mag-split screen yung computer nyo, yung monitor nyo. Yan, vertical, then click OK. So, yan siya. So, ito yung computer nyo mga tropa. Makikita nyo dito, parehong cell, yung cell name na sales 1, yung active. So, para malaman mo mga tropa na pareho yan mga tropa, no? So, dito, kunyari, papalitan ko tong 901. Nakikita nyo dito mga tropa, nag-update din siya kasi pareho lang siyang sales 1 na sheet. Okay, so ando natin. Ngayon mga tropa, para magawa natin yung magko-compare na tayo, punta tayo dito sa kabila sa sales 2. Yan, sa sales 2 mga tropa. Para dito, sales 1 yung naka-open, dito yung 2. Ngayon, i-compare natin sila gamit yung count if function. So, equals count if, then yung range natin is ito. Dito tayo magsimula. Then, ilock natin yung formula natin para hindi siya gumalaw. Then, yung criteria natin mga tropa is pupunta tayo dito sa kabilang sheet, yung sa sales 2. Then, ito yung pipiliin natin. Yan. A2 para pantay lang siya. Then, close natin yan. Then, enter. So, copy down natin yung formula. Ayan mga katropa. So, kung may kita nyo dito mga tropa, kinonditional formatting ko lang tong area na to, tong naka-highlight na to, para lang makita nyo agad kung alin yung mga may difference mga tropa. So, ibig sabihin itong row 2, yan mga tropa. Meron ditong hindi pareho. Then dito, yan, hindi siya pareho din. Yan, same dito. So, ibig sabihin kasi ng 1, true yan, and 0 is false. So, lahat ng 0 mga tropa is, yun yung may difference. So, dito, ito 901, ito 903. So, yun pala may mali na siya agad. So, ngayon, ang downside lang ng count if function is, hindi siya dynamic. Kasi ang binibilang niya lang, or ang nadedetect niya lang, is itong area na to. Which is yung ibang area, paano kung may mali din pala dito sa column B to E. So, hindi natin yun malalaman. So, yung second formula na ituturo ko sa inyo ngayon, yun yung magdetect ng kung may iba pang mali dito sa kabila, sa ibang mga columns. Okay, so yung ituturo ko sa inyo is conditional formatting. So, yung conditional formatting mga tropa. So, i-highlight natin yung data natin mga tropa. Then, home, tapos conditional formatting, new rule, then use a formula to determine which cells to format, then gawa tayo ng formula dito, equals, then pindutin natin tong A1, so mag-automatic siyang naka-lock or naka-absolute reference. So, pindutin natin ng 3 times yung F4 para mawala yung dollar sign. Yan. Then, or kung ayaw nyo na, pwede delete nyo na lang yung dollar sign. Then, is not equal to dun sa sheet cells 2. Punta kayo doon. Then, pindutin nyo yung A1 din niya. Then, same. Tanggalin natin yung dollar sign. Pwede yung i-delete na ganyan. Basta make sure dollar sign lang i-delete nyo. Or, 3 times na F4. So, yan. Ibig sabihin ng formula natin, A1, kapag yung A1 is not equal to yung A1 nung kabilang sheet, then, kokoloran niya. Ito yung color. Then, okay. Then, okay. So, yan siya mga tropa. So, nakita nyo, yung nandito, ibig sabihin ito yung, ayan siya. Pero, dahil ito mga katropa, ang dinedetect nyo is itong side na to, yung pala, meron ding mali dito. Ito din may mali dito. So, ito, kaya nag-zero kasi ito may mali. Pero, the rest is mali din pala. Yan siya mga katropa. Ganyan mag-detect ng difference mga katropa. So, ngayon mga katropa, itong data natin is in-split screen pa natin or view natin side to side para lang makita natin yung mga difference niya mga katropa. So, kung paano, kung ang gusto natin gawin ay i-view talaga siya na side by side na kung ano
ano yung mali talaga natin, yung nakita natin at one glance. So, paano yun? Ganito, mga tropa. So, punta tayo dito muna sa kabilang sheet, tapos dito natin gawin, mga tropa. No? Dito tayo gumawa ng formula. So, ito yung pangatlong step na ituturo ko sa inyo ngayon, is gagawa tayo ng if function. So, equals if. Then, yung logical test natin, mga katropa, is punta tayo sa sales 1, yung A1, yan. Then, equals to, yung sales 2 na sheet, then yung A1 niya din, yan. So, kapag gaganyan yung data natin, then, value if true natin, ang kailangan natin yung original file, okay? So, kiklik natin yung sales 1 na A1, okay? So, big sabihin, kapag equal sila, ang kailangan nalalabas, ay kung ano yung nandun sa data ng sales 1 na sheet. Okay? Then, value if false natin is, itatype natin mga tropa yung quotation, then sales 1, kasi yan yung sheet name natin. Ibig sabihin mga tropa, yung sa, ito yung lalabas na word natin na sales 1, tapos space natin para kung ano yung data na nasa sales 1, then colon, tapos lagyan natin ng space. Ibig sabihin kung ano yung nasa sales 1, yung space na yan, yung parang sagot na lalabas. Then, quotation. Then, kailangan natin siyang i-link dun sa sheet na sales 1. So, kailangan natin i-ampersand. Yan, para ma-link siya. Tapos, punta tayo dito sa sales 1 na tayo. Then, A1. So, ayan siya, mga tropa. Then, i-link ulit natin siya sa kabilang sheet. Quotation. Tapos, lagyan natin ng space. Slash space. So, ito yung parang separator na gagawin natin na pag lumabas yung sagot sa sales 1, tapos slash, lalabas yung sagot sa sales 2. Tapos, sulat natin sales 2 na sheet, then colon, then space, tapos quotation, then ampersand, ililink natin yung sales 2. Ito naman siya. So, yan. Then, close natin yung formula. So, yung formula ng mga tropa, yan, no? So, if sales 1 is equal to sales 2, then, ang lalabas na sagot ay dapat yung nasa sales 1 na sheet. Then, kapag hindi equal to, ang lalabas na sagot ay yung sales 1 na answer or na data, then may slash na answer din nung nasa sales 2. Para makita natin kung ano ba yung difference nilang dalawa. Then, enter na natin to. So, ayan siya. So, yung data natin hanggang E, N22. I-copy natin to hanggang E, then copy natin hanggang 22. So, ayan mga tropa. Double click ko lang para makita nyo. Ayan. So, makita nyo dito mga tropa. Ayan o. Oh. Ito yung sales 1 na answer. Ito yung sales 2 na answer. Ay, ito yung sheet 1, sheet sales 1 na sagot, then ito yung sheet sales 2 na sagot. Okay? So, yan yung may difference. Then, dito, sa sales 1, Mindanao ang sagot, then sa sales 2, Luzon. So, dito, makikita mo na side by side kung ano yung mali talaga ng data mo. So, yan, makikita mo na siya side by side. Nasa isang glance lang siya. Isang spreadsheet lang siya. So, ngayon mga tropa, kasi ito is nasa isang workbook. Paano naman kung yung data natin ay magkaibang file name? Pwede din yun yun, mga tropa. Ganto din yung gagawin nyo. If function din. Open muna natin yung mga data natin. So, yan. Ito yung sales 2 na file name or na file. Ito yung ginawa natin na kanina na sa sales 1. Open lang ulit tayo ng isang sheet, mga tropa. Then, equals if function. Logical test natin is sales 1, yung A1. So, yan siya. Is equal to. Then, punta tayo sa kabilang file name, which is ito. So, ito yung makikita nyo, mga tropa, no? Naka square bracket siya, sales2.xlsx, then square bracket, yan yung pangalan ng file natin, yan yung file name, then sales2, yan yung sheet name, then A1, yan yung cell, okay? Then, comma, value if true natin, mga katropa, balik tayo sa cell, ito, sales1, A1, yan yung value if true natin. So, yan yung dapat na lumabas kapag equals yung dalawa. Then, value if false natin is quotation, tapos sales 1, colon, space, quotation, then ampersand, then dito ulit sa sales 1 ng A1, tapos ampersand ulit natin, quotation, space, slash, space, then sales 2, colon, space, quotation, ampersand. Punta tayo sa kabilang sheet, then ito, then close, then enter. Hanggang E ulit. So, dito mga tropa, kinlose na natin
natin, no? Pero tatanggalin muna natin yung mga dollar sign. Yan, dapat walang dollar sign. Yan, tanggalin muna natin tong dollar sign. Yan, then enter na natin. Double check natin yung formula. Yan, tapos hanggang letter E, hanggang letter, hanggang 22. Sign siya, mga tropa. Same lang siya. So, pwede kayong gumawa na same file or different files, mga tropa. So, pwede yan. Ganyan lang yung gagawin yung formula. Okay? Then, mga tropa, yung pang-apat, mga tropa, ay pwedeng hindi na kayo gumamit ng kahit anong formula. Punta lang kayo dito, mga tropa, sa search. Tapos, i-type nyo lang dyan, spread. Yan, mga tropa. Spreadsheet, compare. Yan, mga tropa. So, pagka tinype nyo yan, lalabas na to, mga tropa, yung app. Then, click nyo siya, mga tropa. Then, lalabas to. So, ngayon, mga tropa, wala pa kayo nakikita ng data. Kasi wala pa tayong na-seselect. Dito, sa compare files, punta kayo dyan. So, lalabas to, old and new. Click nyo tong parang folder. As hanapin natin sa desktop, yung file natin. So, pinangalan natin ng sales 1. Yan yung old. Then, yung new file, sales 2. Yan. Then, click natin okay. So, yan makita. Makita nyo maagad, mga tropa, no? Naka-highlight agad ng green colors yung mga differences nila. So, dito, mga tropa, pwedeng select all nyo kung ano yung gusto nyong data na mag-ilabas ni Excel sa inyo. Or, pwedeng i-click nyo lang yung entered values. Yan. Or, kung may formula, kasi ito wala to formula. So, wala kayo nakikita dyan. Kasi walang formula yung data natin. So, pwede kung ano yung need nyo, mga tropa. Yun yung i-click nyo dito. Kasi ito yung mga options. So, yan. Makikita nyo dyan agad yung mga difference ng file nyo. Then, pwede siyang i-export. For ito, export result. Yan. Pag in-export nyo, mga tropa, isi-save nyo yan. Yan, kunyari, result. Save lang natin. Then, nasa desktop natin, exit na natin to. So, ito siya, mga tropa. Ito yung difference ng old and new. Yan siya. Ito yung binigay na result sa inyo, no? Compared spreadsheet. Spreadsheet compare. So, ayan siya, mga tropa. So, sana may natutunan ka. At kung may natutunan ka, kung naman kalimutan, hit yung like button. Share mo tong video na to para hindi lang ikaw matuto today. And lastly, don't forget to hit the subscribe button and notification bell. Bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko. Para ma-notify ka sa mga bago kong uploads. Okay? So, see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life. Because life is short. Bye!